Hello at magandang umaga. Ngayon nasa Filipino 8 pa rin tayo, ikalawang markahan at module 8 na. Ngayon ay i-discuss natin ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matuti. Pero bago yun, bago tayo magpatuloy sa video ito, kunin nyo muna ang inyong mga modules at sabayan ninyo ako dito dahil sapagkat ang bawat slide na ating itatalakay ay akma sa mga modules na inyong sasagutan. Ngayon, kunin ninyo ang inyong mga modules at simulan na natin ang pagsasanay dito. Ang kasanayang papagkatuto natin ay ang naiugnay ang mga kaisipan sa akda, sa mga kaganapan, sa sarili, lipunan at daigdig. Nabibigyan kahulugan ng mga simbolo at pahiwatig na ginagamit sa akda. Mga inaasahang layunin. Nabibigyan ng kahulugan ang simbolo na at ipahiwatig na ginamit sa maikling kwentong paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matuti. Pangalawa ay ang nakapaglalahad ng sariling kaisipan, pananaw, batay sa paksa na may kaugnayan sa sarili at lipunan, kanyang ginagalawan. Pangatlo ay ang nabibigyang katangian, ang mga pangunahing katauhan sa maikling kwentong binasa sa panahon na naisulat ito. Yan, yan ang ating mga inaasahang layunin pagkatapos ng video ito at pagkatapos ng inyong mga modules. Paunang pagsubok. Ngayon, sagutin ninyo ang paunang pagsubok. Buksan ang inyong modules at nasa likod niyan ay paunang pagsubok. Alamin natin kung gaano kalawak ang iyong kaalaman sa nilalaman ng araling ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa linya bago ang bilang. Okay, piliin lamang ang letra na pinakaangkop sa mga katanungan. Balik-aral. Bago tayo magsimula, sukatin muna natin ang iyong natutuhan sa nakaraang aralin. Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Yan. Natalakay na natin yan nung nakaraang mga pagsasanay. At ngayon, sagutin na ninyo. Letra lamang ang isulat sa patlang. Ngayon, aralin. Natutuwa ako at nagawa mong masagutan ang balik-aral. Ngayon, alam kong handa ka na sa pagkilala sa bagong aralin. Sa susunod na bahagi ng pag-aaral, makakabasa ka ng isang halimbawa na maikling kwento. Suriin mo kung anong simbolo ang pahiwatig na ginamit sa akda. Sa akdang paglalayag sa puso ng isang bata. Nang sa gayoy maunawaan mo ang kaugnayan, nilalaman at maikintal. Sa iyong isipan at sa iyong lipunan, ang ginagalawan ang may kaugnay sa maikling kwento. Suriin ang mga sumusunod na larawan at pagnilayan ang tanong ukol dito. Yan. Suriin ang mga larawan. Ano ang sinisimbolo ng mga larawan? Yan, may gabay na tanong. Batay sa mga larawang iyong nakita, ano sa iyong palagay kaya ang maaaring angkop na pamagat ng kwentong babasahin? So, may mga bangka, may puso at may bata. Yan. Okay, ang aktang ating babasahin ay ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matuti. Binata na siya ngayon marahil. O baka ama na isang amag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayaw kong isipin kung baka hindi sa akin. Siya hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama, o isang alaala kayang bataan. Sa akin, siya'y mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman, at may 8 taong gulang. Pagkaraang ng daang-daang tinuruan, mga sumipot na nanatiling saglit, at lumisan pagkatapos. Pagkaraan ng mga taon, ilan may nagdumali, ay ilan may nagmabagal.
at ila'y nakintal sa gunita, buhay na buhay pa aking isipan, ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Yan, ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa. At pagkatapos ng basahin ng akda, okay, narito si Genoveva Edrosa Matuti. Ang akdang iyong binasa ay isang halimbawa na maikling kwento kung saan ipinapakita ang samahan ng isang guro at kanyang mag-aaral. Ito ay sinulat ni Genoveva Edrosa Matuti. Si Genoveva Edrosa Matuti ay pinanganak noong Enero 3, 1915 to 21 Marso 2009, isang bantog na kwentistang Pilipino, isa rin siyang guro. At may akda ng aklat na Balarilang Tagalog na nagtuturo ng mga asignaturang Pilipino at mga asignatura pang edukasyon. Yan, siya ang tinuturing na kwentistang Pilipino dahil siya ay ang may akda ng aklat na Balarilang Tagalog. Nagturo siya ng 46 na taon, 46 years na, sa elementarya, sa sekundarya at sa kolehiyo, at nagretiro bilang dekana ng pagtuturo sa Dalubhasang Normal ng Pilipinas. Ngayon ay Pamantasang Normal ng Pilipinas noong 1980. Pinarangalan siya ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ng Gawad CCP para sa Sining Panitikan. So yan si Genoveva Edrosa Matuti. Okay, mga pagsasanay. Pagsasanay 1, talasalitaan. Bigyang kahulugan ng masalita sa hanay A at piliin ang letra ng tamang sagot. So bigyan nyo ng mga kahulugan ng hanay A. Ano bang kahulugan ng mamunti? Maalaala ba? Maawa? Maliit? Umalis? Tumanim sa isipan? Yan. Magunita. Ano kaya yan? Anong ipakahulugan yan? Maalaala? Maawa? Maliit? Umalis? Tumanim sa isip? Yan. Okay. Ikalawang pagsasanay. Paglalarawan. So, suriin ang dalawang pangunahing tauhan sa kwento. Ibigay ang katangiang taglay batay sa pagsasalaysay ng akda. Yan. Nakasulat yung bata. Nakalarawan dyan yung bata at saka yung guro. Yan, isulat dyan kung ano ang kanilang mga katangian. Pagsasanay, pangatlo, tukuyin ang nilalaman ng teksto sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga kaisipan mula sa musumusunod na pahayag. Isulat ang paliwanag sa kahon. Okay, isulat dito sa kahon ang paliwanag. Susunod, paglalahat. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Heart, sa iyong palagay ba, bakit paglalayag ng puso sa isang bata ang pamagat ng kwento? Okay, sa katapusan ng kwento, bakit nasabi ng guro na sa sandaling iyon, ang bata ay kanyang naging guro? Pagpapahalaga, ibigay ang pangkalahatang mensaheng na isipabatid ng kwento sa sariling lipunan. Okay, pag-uugnay sa sarili. Ano kayang kaugnayan sa sarili? Ano din ang pag-uugnay nito sa lipunan at ang pag-uugnay nito sa daigdig? Yan, isulat dyan. Panapos na pagsusulit. Sagutin na mas sumusunod na tanong. Isulat sapat lang ang sagot. Okay. Identification yata to. Sino si G ang sumulat na maikling kwentang paglalayag sa puso ng isang bata? Yan. Anong M ang aknang pampanitikang naglalaman ng maikling kwentong salaysay? Sinong B ang pinakamaliit na klase? Sa klase, marwalong taong gulan na bata na tiling pag-alaala ng guro. Yan. At sa palagay ko ay tapos na ang inyong modules ko. So kung meron kayong mga katanungan, kontakin nyo ako sa numerong nandyan sa inyong modules. Yan, nakikita nyo ba ang numero nasa harap ng inyong modules? At kung hindi ako makontak dyan, ay i-email niyo ako sa www.guideapp.com at feel free akong sumagot sa inyo kahit anumang oras. All you can reach me at the Guide School, All Global Academy Institute of Technology Foundation. Yan, makikita niyo ako doon.
Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.